Imbitahin mo sila sa upang sites ng Nanjing. Napakaraming meron po sa Ilocos Norte katulad ng una, ito muna sa bayan ko sa Baway. Yung Baway Sand Dunes po yung mga para sa adventurous na tao, yung mag-4x4 po sa sand. Tapos po yung legendary Baway Lake, tapos yung mga kanya of the North, at saka po yung Baway Church. Tapos po meron din po kami mga white beaches and unexplored po na mga mountains and seas, kaya dapat kayong bumisita kasi Malabon at Muntinlupa. Kilala na kilala ang inyong lugar. Siyempre, paano nyo i-engaluhin ang mga kababayan natin na bumisita sa Malabon? Hindi yung mataanan lang, ha? Bumisita sa Malabon at sa Muntinlupa. Pagkatapos na yun. Sa Malabon po ngayon, meron po kami in-offer na tricycle tours, heritage. Yes po. Heritage tour po yung part and food tour po. Kailan po yung Malabon sa pagkain niya. Second po siya sa Pampanga na gumagawa po ng mga masasarap na pagkain. Kagaya po ng Dolores ka kanina, 1930 pa nakatayo. Nakilala po yung diyan sa Pilipinas. Ina-export na rin po siya sa ibang bansa. And yun sa heritage tour naman po namin. Maraming hindi po nakakaalam na ang Malabon po, marami po mga heritage houses and mga makalumang buildings po doon sa Malabon. Hanggang ngayon po, pinipreserve namin because it is a big part in our history po. See, we did, a lot of people don't know that. How about naman sa Muntinlupa? Pag narinig po natin ang Muntinlupa, di ba? Parang ang sinasabi ko eh, nakakatako po kasi may minimum po. Abusin na nga kayo, maganda yung nasa inyo, ako unong ka. Pero po ano, sa Muntinlupa po, napaka-disiplinado po ng tao dahil po ang city po namin ang first nag-ban po ng plastic and styrofoam and packaging po at nag-promote po ng bring your own bag in pag mag-grocery, ganyan. Tapos po sa mga historical sites po na namin, yung mga tao rin po yung nag-take care po doon para po mas mapaganda po at mas malinis po yung kailangan. And then po, meron po kami good governance po na parang po sa lahat, simula pagkabata, hanggang pagtanda po, sa education, sa health, tsaka ano po, lahat po simula, kinder, may libre na po sila, tapos libreng gamit. And then parang ano po, dahil sobrang dami pong project ng Muntinlupa para po sa mga tao. Yes po, at nasabi ko, smallest lake in the Philippines po. Smallest lake? Yes. Nakakaliit yung smallest lake. Pag ako ba, pumunta doon at tumalon ang apaw? Hindi naman po. Makikita mo lang po yung shape po ng ladies. Maliit lang talaga. Alright, thank you very much. Thank you. Yung mga kwas mo na bon and muntin.